Simula sa maliit na sasakyan. Meron akong tips sa inyo kung paano mag magandang umaga mga kabayan. Andito tayo ngayon sa Burgundy. Ayan po yung lugar namin. Meron lang akong kunting tips sa gustong matutong mag-drive. Mga baguhang driver na gustong matutong mag-drive. Meron akong idea na ibibigay sa inyo kung paano mag-change gear ng tama. Magandang ano na rin to kabayan, advantage sa pag na meron kang kaalaman sa pagda-drive na hindi ka pa marunong, meron akong ibibigay sa iyo na idea kabayan. Kung paano ka magsimula o anong dapat mong gawin bago mo i-start 'yung sasakyan. Kabayan, panoorin mo kabayan ha. So, ito mga kabayan, magsisimula na tayo. Kung hindi ka pa marunong mag-drive, ito tips sa mga ano lang to ha, sa gustong matutong mag-drive, sa mga new driver. Shout out sa mga galing na mga driver na alam na ang gagawin. Sila na nakakaalam nun. Shout out sa inyo, lalo na sa mga katulad na may mga truck driver, trailer truck driver. Shout out sa inyong lahat. Mga buddy, itong vlog na to, sa gusto lang maging matutong mag-drive, tip to kung paano mag-change gear nang tama. Kung gusto mong matuto, panoorin mo tong video na to. Meron akong ibibigay sa inyo na idea kung paano mag-change gear. Simulan natin sa mga basic na paraan kung anong paano magsimula mga kabayan. Ganito po 'yon mga kabayan, panoorin mo to. Nagtanggal po ako ng face mask para maano yung kagwapuhan natin. Ito kabayan ha. Ano natin yung ating upuan, i-move natin. Tapos yung tamang naabot natin yung ipa-proper natin yung sarili natin na kita yung sa side mirror sa kanan at sa kaliwa. Yung tamang tip mga kabayan, tamang pag-upo sa harap ng manibela, yung tamang mong gawin kung para hindi ka mahirapan sa steering at mag-change gear at lalo na pag mga clutch, automatic, at meron din ako nga ibibigay sa inyo na idea sa automatic paano siya gamitin. Ito ngayon, ang model natin is Toyota, ang sakyan natin is model is Toyota Hiace, 2017 model to. Kabayan, 5 gear siya. Kung ito yung masimulan mong i-drive, ibibigay ko sa iyo kung paano siya gamitin. Sa mga gustong maging driver, ito ang simula. Kaya start natin yung sakyan. Start na. I-on natin yung aircon. Saka isa pa kabayan, yung mga kakalimitan sa mga driver natin. Kaya nasisira yung ating mga sasakyan, lalo na sa mga aircon, nasisira po yung tawag nito, mga carbon sa aircon, yung sa mga alternator, nasisira po yan. Huwag nyo pong ugaliin na pag ikaw bagong driver ka, huwag nyo pong ugaliin sa inyo na unahin yung on yung aircon. Hindi po yun, huwag nyo gawin. Ang gagawin nyo, i-off, naka-off yung aircon. Kung ikaw din, naka-start ka na, kunwari tapos ka na mag-drive, shout out din naman, i-off nyo yung aircon bago nyo patayin yung makina ng sasakyan natin kabayan. Kaya ito ngayon, mag-seatbelt muna tayo. Yung tamang pagsuot ng seatbelt, ganyan. Ayan. Meron kasing mga ibang driver na sobrang bihasa na sa mga driver na hindi po advisable to sa lahat-lahat. Ito mga kabayan ha. Yung iba, ginaganito na lang po paggamit ng seatbelt to. Hindi nilalagay ng direct dito. Hindi sinasama to.
Ang ginagawa nila, ganito. Ganyan. Tapos, ganyan na siya. Pagsakay niya, automatic niya ng ganun. Hindi po yan advisable. Kasi pag once na nagkaroon ng aberya, diretso ka. Hindi po yan, oh. Hindi po advisable yan. Hindi tulad ng ito. Ganito po yung seatbelt. Ganyan. Ganyan po. Yeah. Ganyan natin yung seatbelt. Pag nagkaroon po ng aberya yan, at medyo kunting impact, ito naglalak to eh. Tutotan natin na mo ha. Oh, yan, di ba naglalak? Oh, di ba? Naglalak yan. Kaya mas maganda, i-pull seatbelt natin. Di ba mga kabayan? So mga kabayan, tingnan mo kung anong susunod kong gagawin, kung paano mag-change gear, tatakbo tayo. Iikot lang tayo dito kasi nag-aantay ako ng ng signal ng bus ko sa taas kung anong oras ko sa pick-upin. Kaya samantalang wala pang gagawin, magbablog muna tayo ng konting kaalaman sa aking pagdadrive. Isishare ko lang sa hindi marunong pang magdrive. Sa ganitong sasakyan muna tayo sa maliit, saka na tayo sa truck. Ituturo ko rin sa inyo paano sa automatic. Tanggalin natin yung handbrake, release natin yung handbrake. Kabayan. Yung iba, sa ganitong ganito yung handbrake niyan, dihila. Hinihila, saka pinipitik, iniikot pa ganyan. Yung iba kasi angat lang. May pinupost, tapos angat. Kaya ito kabayan, simulan na natin. Ayan ha. Simulan na natin. Mga model naman, meron sa mga kambyuhan. Meron kasi mga ibang gear handle na wala siyang naka-indicate na mga yung mga luma na. Ngayon kasi meron na mga 1, 2, 3, 4, 5. Tapos reverse na to. Hanggang 5 gears lang siya. Ayan po mga kabayan, dagdag ko lang para kung ikaw bagong driver, yan po, ganyan. Yan po. Apakan ko yung clutch ha. 1, 2, punting mob, 3, 4, and 5. Pag ganun. Tapos, ang reverse nito, apakan uli ng clutch. Ganyan, yan po yung reverse. Ulitin ko kabayan ha. Pag ulitin ko, ganyan ha, ang pagtamang pagkambyo. Apak ng clutch, ganyan. 1. Tapos hanggang sa naka-1 ka na, hanggang sa nakatakbo ka na. Pag nakatakbo ka na, ganyan. Pag yung hirap na makina, pwede kang ganyan Pwede kang ganyan. Balik ka, apakan muli yung clutch, punta ka sa 2. Ganyan, sa 2. Tapos, nakabitaw ka na ng clutch noon. Tapos, apak ka uli ng clutch. Punta ka ng 3. Tapos bitaw ulit ng clutch. Tapos apak ulit ng clutch. 4. Tapos 4. Apak ulit ng clutch. 5. Ganyan. Tapos bitaw ulit ka ng clutch. Bitaw ka ulit ng clutch kami. 5 ka na. Ngayon, pag nagbabawas ka ulit ng kambyo, magbabawas ka ng gear, hindi po yung idadirect mo siya ng punta ka ng 2 o pupunta ka ng 3, hindi po. Pag galing ka ng 5 at magbabawas ka ng gear, apakan mo yung clutch, punta ka sa 4. Bitawan mo yung clutch, naka 4 ka na. Tapos pag nagbawas ka uli, apak ng clutch, punta ka ng 3. Naka 3 ka na. Tapos bitawan mo uli ng clutch. Tapos pag gusto mo pa mauli magbawas, apakan mo uli ng clutch, punta ka ng 2. 2 second gear. Tapos yan. Nag-second gear ka na, kaya na ng makina mo sa patakbo, kaya na ng makina mo yung panpakyat, magkano ka lang, mag-steady ka lang dyan sa second, kang paghirap naman yung makina, pumunta ka uli ng 3, pumunta ka ng second gear, tapos pupunta ka uli ng, paghirapan ganyan, paghirap naman sa 3, dagdagan mo pa ng fourth gear, tapos pag hirap sa, pag medyo patuloy na, at mga medyo maganda na yung patag na yung katakbuhan mo, medyo maaliwalas na yung takbo kong tawagin, punta ka na sa 4th. Sa 5 gear, sorry. Punta ka sa 5 gear. Oh, di ba? Ganyan lang. Hindi po yung paggaling ka ng 5, tapos ikambyo, ibalik mo sa 6. Sorry. Sa second gear. Pangit po 'yun, mga kabayan. Kaya mas maganda, sunod-sunurin mo siya para hindi madaling masira yung ating sasakyan. Di ba, mga kabayan? Apa clutch,
One gear. Apa clutch? Second gear. Bitaw pa. Second gear tayo ha. Hirap na makina. Apa clutch? Third gear. Ganyan. Third gear. Tapos paghirap ulit na makina. Apa clutch? Fourth gear. Yan, ganyan ka ba yan? Ganyan ang tamang pagkambyo. Tapos medyo nakaboylo ka na. Medyo gusto niya ng ano, wag din ikaw bagong driver, huwag mong masyadong bilisan. Kasi baguhan ka pa, ha? Ito. Pagdating sa ay, medyo hirap na 'yung makina, medyo patulin na ako. Apak ako sa clutch and fourth gear. Oh, ganyan ka ba 'yan, ha? Ganyan ang tamang paggamit ng sasakyan pag nanakbo ka na. Ganyan. Ganyan ang paggamit ng pag-change gear. Hindi po yung shortcut. Meron ito naman. Ito na rin, naka 5 gear ako ngayon. Medyo paminor ako kasi mag-u-turn ako. Yung pagbawas, paano naman pagbawas ng pagkambyo? Hindi po yung ida-direct mo sa primera, sa segunda, nagaling kang 5. Pupunta ka ng 4. Aapakan mo yung clutch, tapos punta ka sa 4, punta ka sa 3, punta ka sa 2. Tapos pag medyo nakahinto ka, punta ka sa primera. Tapos unti-unti mong bitiwan yung clutch. O, naka-primera ka, tatakbo yan. Bitiwan mo yung clutch, unti-unti. Tapos, cambio ka naman, apak ulit ng clutch, punta ka sa second gear. Ganyan lang ka ba yan? Madali lang mag-drive. Pag natingin ka sa side mirror, kalikabilaan, naman meron kang masasagian. O, ito. Third gear. Sa third gear, apakan ulit ng clutch, punta ang third gear. Ganyan. Apak ulit ng clutch. Fourth gear. Ganyan mga kabayan ha. Sa gustong mga first timer mag-drive. Fourth gear na tayo. Apak ulit ng clutch. Punta ng fifth gear. Ganyan mga kabayan. Ganyan lang. Ganyan lang po mag-drive. Tapos i-wiper natin kasi naulan. Medyo pumalpag tayo. Ayan. Ganyan lang mga kabayan. Susunod kong video mga kabayan, ituturo ko naman sa inyo yung automatic, paano gamitin yung automatic na pwede siyang i-manual. Automatic na pwedeng i-manual mga kabayan. Tuturo ko rin sa inyo. Ito, manual to. Tuturo ko sa inyo. 2017 model na Toyota Hiace. Ito muna ito. Ano ko baka, ano, mayroon kang idea kung paano to gamitin. Ha, mga kabayan ha. O, ganyan po. Magmi-minor, pipitik. Bawas ng gear, punta ka sa 4, punta ka sa 3, and punta sa 2, and primera. O, dandahan na naman yung bitaw ng clutch. Change gear ka ulit, do, apak ng clutch, 2, punta ka sa second gear. Yan. Ito, ipapark ko na to kabayan. Ipapark na natin to. Dito tayo park. Ipapark tayo rito sa gilid-gilid. Kasi walang mapark, walang parkingan dito, kaya mag-park tayo. Ang paatras nito kabayan, pa kanan, pa baba. Ayan, ganyan oh. Atras po. Okay. Balik natin sa neutral. Kabayan, oh, ayan kabayan ha, meron ka ng idea kung paano mag-drive ng manual na hanggang 5 gear lang. Ano pa, paano magbawas ng kambyo na hindi direkta na galing ka sa 5 paminor, galing ka sa 5 gear tapos ilagay mo sa 2, patay na, masisira po yung transmission nun kabayan, masisira po yun. Kaya pag galing ka ng 5, unti-untiin mo siyang bawas, apakan mo yung clutch, tapos punta ka sa 4. Tapos pag naka-minor ka naman, hanggang kahit naka-steady lang yung clutch mo. Tapos punta ka sa 3, punta ka sa 2. Yun. Tapos kung medyo napahinto ka na, balik mo siya sa neutral. Balik mo siya sa neutral yung gear mo. Tapos alam mo medyo ano ka na, naka-proper ka na.
apakan mo uli yung clutch mo, punta ka sa primera, apakan mo yung clutch, punta ka sa, mag-gear ka ng gear 1, tapos pag medyo, ano, napahina na yung makina, medyo palakas na yung makina ng ugong, pag-change gear ka sa 2, tapos, nakikita mo naman sa video na yun mga kabayan, kaya, panoorin mo to para meron kang, ano, sa, meron kang matutunan, sana meron kang natutunan pala sa video na to, at nakatulong sa'yo kung bago ka lang mag-drive, bago ka lang magsisimula mag-drive. Ngayon, pahirap na ngayon kumuha ng lisensya dito sa Pilipinas dahil marami kang pagdadaanan na pagsubok sa magsi-seminar ka pa, hindi tulad noon na magkumuha ka ng lisensya. Kumpletuhin mo lang yung certificate mo kahit wala kang driving license na ginawa, wala kang lecture na naginawa tungkol sa road. Hindi mo alam yung traffic light, sa kwento-kwento mo lang nalalaman, hindi mo alam yung ganong idea. Ngayon, noon yung ganong proseso, kumplito yung requirements mo, punta ka sa LTO, kumuha ka ng student permit, makakuha ka ng student license. Hindi ka makapag-drive ka, pero kailangan may kasama kang professional noon. Ngayon, automatically, kailangan mo siya, kailangan kang dumaan sa driving lesson. Kung dito kung tawagin ngayon, kailangan mo siyang pumunta ng driving school bago ka kung makakuha ng license dito. Pupunta ka, may lecture pa sila na 3 days at aabuti nun. Yung pagkakaalam ko, 3 days. Kaya marami ka pang pagdadaanan bago ka makakuha ng student permit. Bago ka makakuha ng non-prof license and professional license. Kabayan, ito muna ituturo ko sa inyo ngayon bago tayo pupunta sa truck, sa trailer truck, kung paano ang kambyuhan sa trailer truck, kung kasi yun ang nagamit ko sa ano, nakasubok na ako ng Mercedes, Volvo, MAN, hindi pa ako nakasubok na Scania o yung mga model dito sa, hindi pa ako nakasubok dito sa mga local brand na China na mga sasakyan, kaya panoorin mo yung mga susunod kong video tungkol doon. Ito muna, magsimula tayo sa maliit, sa automatic nito, ng high ace, sa ibang sasakyan. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin sa na automatic sa hindi pa nakakaalam, sa mga bagong new driver. Ano mga kabayan, thank you so much at maraming salamat sa panonood ng videos na to. Na hindi ka magsawa. Itong video na to, ginawa ko lang to sa gustong matutong mag-drive. Para magkaroon ng kunting tips at idea sa paano magamit ng kambyo. Hindi po tayo dapat magdamot kasi pag ang taong madamot, hindi pinagpapala ng Diyos, di ba? Kaya maraming salamat kabayan and God bless.